Let's do this. Okay, wala nang practice. Video agad. Okay, ang gagawin natin ay, nasa na ba tayo? Okay, append queries with different formats. Okay. Napanood ko lang to, pero ito yung mismong practice ko. Kung paano ako mag-append ng different formats. Different format. So, yung mangyayari dito ay wait lang. Okay. Ano lang natin to. Okay. So, meron dito tayong mga folders. So, may archive tayo 2017, 2018, 2019, then 2020. Okay. So, titingnan natin yung hindi ko napatatagalin to. Magbubukas tayo dito ng mga, ay, ano pa pala yung last, wait lang, card na, okay, so ito yung 2020 data natin, then meron din tayong 2019, buksan lang natin yung each year, kasi may nag-iba ditong format. So, 2017. Okay. So, 2020 ay, so, may mortgage ID, address, and code, so, cost, customer ID, closing date, interest rate, APR, loan type ID, loan consultant ID, and office location ID. So, same lang din yung mga tables na dito sa baba. Then, sa 2019, same lang din siya ng format. So, isa lang din siya. 2018, yun, doon na dito nag-iba. So, may address siya dito. Hindi, parang wala pa siyang ID na. Wala na siya dito ang data ng mga loan types or office location. So, sa 2017, ganun din siya. 2017, ganun din. Okay, so simula 2019, 2019 tsaka 2020 nag-iba na yung format ng address natin. So same lang yung 2017 and 2018. So ano yung mismong format yung susundin natin, kasi i-append natin to and hindi pwedeng magkaiba yung data niya or magkaiba yung column niya. Okay, so dito sa 2018 may zip, city, state. Nako, wala pa ng Japanese cake. Okay, so append natin itong lahat ng data natin dito. Wait lang. Pasok muna. Okay. Do this. Nag-ano ba ako? Okay, nag-record na. Ito na ba tayo? Okay, so append queries in different formats. Hindi natin ito ma-append ng basta-basta kasi magkaiba yung column niya. So, 2017-2018 meron siyang address, zip, city, and state, pero dito sa 2019 ay pinagsama-sama na. Wait lang. O nga, nasaan yung city, state? 2019. Dito yung state. Okay, mamaya na lang. Okay. Ang gagawin natin. Okay. Ikaw lang kung anong mangyayari ngayon. Ito ko na lang. A blank workbook. Then, data from folder tayo. From folder. Paano kayang gagawin ko? Baka umabot na ng sobrang haba. Okay, so archive. Okay. 2017-2018. So combine and transform data. Punta siya sa ating Power Query.
Oo, pareho lang naman siya. Parang may naiba akong amoy ah. Pero ba't meron pa? Mortgage ID 2017. Ah, si FB pala to. Hindi naman natin to kailangan. Remove columns. Ito yung ating susundin. Kasi 2017-2018 data. Mortgage ID and then address niya naka zip city tsaka state. Okay, new source tayo, file folder. Pulin natin yung ibang data. Saan ito? Online course 2019 data. Ganun din. Yo! Yo! Transform data. Ano pa ba? Dinig daw eh. Display options. Lahat naman siguro ng data mo. Wait lang, ba't wala tong ano? Customer lang siya. Okay. Tingin ko hindi napasama yung mismong ano niya. Isang table lang kasi ito eh. Para mortgage table lang. Pero okay lang siya. New source tayo. File folder. Natin kayang i-ano to eh. Combine transform data. Hindi pwedeng kumuha ng mga table. Mortgages. Yun yata yung mismo ano niya eh. Address. Nako, ang nakuha ko dito yung ano. Ano to? Hindi siya same dito. Kahit yung mortgages ID na lang natin. Kasi mahaba pa kasi, merge pa kasi yung lahat. Ang gusto mo talaga. Dito yung sa data. I-delete muna natin ito. So archive natin, same lang din sa data. Ito yung kailangan natin eh. Yung column. Resources. Combine transform data. Tama. Okay, so ang ating i-edit lang dito ay
itong 2019 2018. Susundin natin itong format dito sa archive natin. Kasi mas maganda nga naman pag pag mag-analyze ka, merong by zip, by state. So, anong una natin gagawin dito? Ay, okay. So, dapat pala hindi ko muna to. Didirect ko muna tong 2020. Kasi may trick dun eh. Kasi, for example, marami kang iibahing format. Lagay mo yung bawat format dito. So, cancel muna. Eh, hindi. Delete muna natin siya. Kasi yung same na format na or yung changes na gagawin natin dito, gagawin din natin siya sa 2020. Titingnan natin. So, dito yung sa source. Eh. Or properties. Ba? Remove columns. Ang gagawin natin dito? Pag-iwalayin lang natin itong address. Kasi may unit code pa rin siya. Cost, customer ID. Customer ID. Closing date. Interest rate. Tsaka APR. Interest. Tsaka loan type ID. Consultant. So, kompleto siya. Ang pinagkaiba lang itong address natin. Okay, isa pa na natin siya. Yeah, ano. Ano ba yung nasa pinakadulo niya? Itong 19102. So, 19102. Okay, yun yung zip natin. Okay, naka-zip siya. And sa papagtan din natin to kasi yung zip daw ay sadyang nakatext siya eh. So, replace natin siya. So, dapat 5 digit yung ating mga zip dito. So, paano ba to? Replace values. So, 8609. Gagawin natin 0860. Okay. And yung isa pa, replace values 7102. Gagawin natin siyang 0710. Okay. So, extract muna natin yung zip natin dito sa address natin dito sa 2019 address. So, ano bang gagawin natin dito? Split column. So, by number of characters. Kasi lima lang naman yung i-extract natin dito. So, once as far as right as possible. Oops. So, isa lang siya. Number of characters, lima lang. Wow! Okay, so ito na yun. Patan lang natin siya ng text. Wait lang. Pagawin natin siya. The selected column has an existing type conversion. Okay, i-adjusted mo lang. Ganun din naman. Okay, so replace values. So, 8609. Ano natin, 0860. Then, isa. Wait lang. Asan na? Replace values. 7102.
0.079. Anong sunod natin extract ay itong PA. State. Split columns din. Number of, dalawa lang naman siguro yung kanyang ano eh. Whoop. Ayoko. So, siguro naka ano siya. At ganun. Skip na lang. Skip column. Sorry nga. So, sure akong ito eh. Wait lang. Parang kailangan pang i-trim ah. I-trim natin. Wala lang naman siya. Ano pa ba? Itong city. Paano to? City. Trenton. Okay. So, by delimiter to. So, remove lang natin yung... Ano ba dito mag-remove? Split columns by delimiter. Isa lang naman siya eh. Ito pwede, mas maganda. So, comma. Each occurrence of the delimiter. Para umalis na rin yung isang comma. Meron dito. Remove na lang natin ito. Okay. So, medyo hawig na siya ng ating data dito. Meron ba ditong year? Okay, so 2017 to 2018. Lagyan na lang natin siya. So, ito ay address mismo. So, ito naman sunod ay zip tsaka city. Then city. Ito yata yung state. Ang daw nagkakamali. Okay, so state. Okay, so itong steps na to gagawin din natin siya sa mismong sa 2020 data natin. So sobrang dami niya. So, isang trick dito. Hindi ko alam kung tama ako ng hula. Okay. So, ang gagawin natin dito ay duplicate natin yung 2019 data. And then, palitan natin siya as 2020 data. Okay. So, kahit yun nandito siya ay ito pa rin, oh. May name column. At may total pa to. Ay siya, wait lang. Delete ko muna to. Kasi mayroon pa pala dito mga total and all values. Alisin lang natin to. Remove empty and then does not equal to total. Clean na siya. Okay, so nandito tayo sa 2019 data siya. Natin, okay. So, duplicate natin. And then, tayo duplicate. Gawin natin siyang 2020 data. And then, yung laman ng 2020 data natin ay pang 2019. So, paano natin siya mapapalitan? Nasaan ba yung advanced? Ito, may advanced editor dito.
And then, nandito yung lahat ng applied steps natin. Pero, nakasulat siya as code. So, itong mga filter position. M-language yata to. Ang tawag nila dito. M-language. Pwede mo naman pala itong i-copy. Okay, ito yung mismong pinaka-tricky. So, ito yung applied steps natin. And then, naglalaman to ng mga steps na, yung mga changes na ginawa natin. And then, itong source na to. Ito yung mismong source nung pinagkuha na natin. Papaltan lang natin siya ng, pwedeng i-browse na lang para. So, browse, study, hindi, online courses, then 2020 data. Okay. 2020 na ba ito? Okay. So, yun. Then, kung mapapansin nyo dito, ito na, siguro. Ang 2020 data. So, napakadali. Ipat ibang format. Then, hindi mo na kailangan siyang ulitin. So, duplicate mo lang siya. Ibahin mo yung source ng data mo. And then, lahat ng in-apply mong changes or yung pagta-transform mo ng data na punta, na gawa natin sa 2020 ng counting clicks lang. Okay, so nga pala, so append queries. So i-append lang natin 'to. So, dito tayo sa archive, then append queries, view or more tables 2019 and 2020. So add lang natin siya. Parang yun na. 500 rows, 2018, 2019, natin na natin 2019. Okay, and 2020. So yun, tapos na kayo, close and load. Yun.